Good morning mga kamaster, tayo ang nagre-repair ng isang Razer, LG yung brand. Na ano pala to sa bagyong audit, tumatumbling to, tapos nakahiga din, ayun yung cover niya. Din kung makikita natin rito, may mga sugat-sugat na kasi tumaob to dito. Ayan, i-repair natin to. Kung paano to i-repair, i-check natin bawat isa-isa. Dahil nakaganyan to, sigurado itong thermostat natamaan to ng ulan, nabasa to. Yan, i-check natin to mamaya. Buksan ko lang yung loob. Ayan yung motor compressor niya. Buksan natin to. Ayan, kung makikita natin dito, may ano pa, plastic. Ayan, din ito nayupi. Ayan, buksan lang natin to. Paano ba to buksan? Tanggalin yung ruska, tapos dito sungkutin ang flat screw. Ayan, tapos ito tanggalin din natin. Ayan, din dito sungkitin natin dito. Ayan, ayun, may mga itlog ng tiki. Ayan mga master, oh. Isa tong dahilan, pag napisa to, isa tong dahilan magsushort yung connection dito, masusunog yung mga overload at kasarili. Ayan, tanggalin natin yung itlog. Ayan mga master, itlog ng butiki, apat. Ayan. Yun ito, tanggalin dito. Ayan mga master, tanggal na. Itong kapasitor, i-check natin yung microfarad, tapos ito with buzzer, yung overload at kasarili. Tapos ito, papalitan natin to ng plug kasi kung makikita natin, kinakalawang na. Ayan, palitan natin to mamaya. Then pagkatapos natin to i-check, doon naman tayo doon sa taas, sa thermostat. Kasi nabasa yon, sigurado yon. Ayan, tanggalin ko lang, push ko lang. Ayan mga master, mag-buzzer muna tayo sa motor, compressor, mag-grounding check muna tayo, baka may shorted or ground. Ayan, naka-seat tayo sa buffer. Ayan, makikita nyo meron siya. Yung isang negative, kahit ano dito sa alligator clip, lagay natin dito. Din, lagay natin dito sa common. Ayan, wala tayong narinig na buffer. Dito naman sa running, wala rin. Then dito sa starting, wala rin, walang grounded. Ayan, udugtong lang to, ibig sabihin connection to sila. Ayan, then next i-check natin yung resistance, isit natin sa resistance. Yan. Din kuha tayo dito sa common. Kasi baliktad yung ano, yung kadalasan yung common dito sa taas, ngayon pabaliktad siya. Yan. Lagay natin sa starting.
makikita na tayo is 22.4 ohms. Then lipat naman natin dito sa running. Yan. 12.9. Then lipat naman natin dito sa kabila. Ayan, 34.6. Check naman natin yung relay. Sit natin sa buzzer. Ayan, ilagay natin dito yung isa. Tapos yung isa rito. Dapat may buffer siya. Ayan din, alug-alugin natin. Ibig sabihin, good lang yung ating relay. Next yung overload. Next yung relay naman. Itong relay. Ayan, mukhang nabasa ito. I-blower natin ito mamaya. Ayan. Ito, check natin. Ganun pa rin, buffer pa rin. Ayan, may buffer. Tapos, lug-lugin natin. Ayan, good lang tong relay. I-blower lang natin ito mamaya. Then next, yung kapasitor naman. Ito, yung kapasitor niya is 5UF microfarad. Check natin. Then i-range natin, sit natin sa microfarad. Ayan, kung may makikita tayo is liter if. Ayan, check natin. Tanggalin natin. Ayan. Tingnan natin. Ayan mga master, yung microfarad sa ito medyo nakuhaan na, sira na ito kasi 1 UF microfarad na. Yung speak nya is 5 microfarad. Palitan natin ito mamaya. Ayan mga master, i-check natin yung IC cord kasi kinalawang na. Siguro hindi to binunot kaya siguro bumigay yung kapasitor kasi kalawang na to, itim-itim na. Check natin kung okay ba yung connection niya. Ayan, meron din sa kabila. Ayan, good lang, okay lang to. Ayan mga kamaster, ito yung kapalit natin na kapasitor. Ayan, 5UF. Tingnan natin. I-range natin sa 5U microfarad. Ayan. Then, kuna natin dito. Ayan mga master, kung nakikita nyo is 5 microfarad. Yan yung pinagkaiba ng itong isa na microfarad. Kanina 1 microfarad na lang. Ayan, ilagay na natin to. Walang problema to kahit magbaliktaran kasi non-polarized yung kapasitor. Ibigay na natin. Ayan, mga master, i-blower muna natin kasi medyo basa.
ito. Yan, i-blower muna natin. Pati yung motor, compressor. Ayan mga master, ito yung capacitor na 1 microfarad pero 5UF yung spec nya. Pinalitan natin ng bago. Ayan, ito. Pinalitan natin ng bago. Then yung IC plug. Pinalitan din natin ng bago. Ito na yung bago nya. Ayan. Then thermostat, i-check na natin. Ayan mga master, binaklas ko yung evaporator sa taas sa freezer. Tapos titingnan natin. Ayun oh, may tiki. Tanggalin natin yung tiki kasi isa to mag-short. Yun. Din i-blower natin to mga master kasi baka nabasa to. Mga master, saksak na natin. Yan mga kamaster, sinaksak ko na. Yan yung amperahe nya. Bago pa lang natin to pinandar, 0.69. Din tingnan natin dito. Ayan, umiilaw na rin yung ilaw. Din dito lagyan natin ng tubig kung lumalamig to. Yan. Pakam natin ng tubig. Dito master, lagyan natin ng tubig. Ayan. Wala pa yung moisture ha. Mamaya, titingnan natin kung lalamig to. Obserbaran natin mga 30 minutes or 1 hour. Push ko lang ha. Master, buksan na natin yung nilagay natin na tubig kasi umabot na ng isang oras. Ayan, kung makikita natin nag-yellow na siya. Tapos yung tubig ko na nilagay nag-moisture na. Ayan, sobrang lamig na. Din sa baba, lumamig na rin. Ayan, kung makikita natin sa baba nag-yellow na yung evaporator. Pero yung speak nya is 0.75 amperes. Tubig din, lumalamig na to. Tingnan natin yung amperahe doon. Hindi siya sumakto sa 0.75 amperes. Ayan, yung amperahe nya is 0.72 amperes. Din ilagay natin sa temperature. Dito ba yan? Ayan, 29 Celsius. 28, naglalaro. Ayan. Hanggang dito na lang mga kamaster. Sana may natutunan kayo kung paano i-repair. At nagka-idea kayo yung mga nabagyuhan sa audit. Blowiran lang natin, patuyuin natin yung mga basa, tapos yung sira, bali ito yung pinalit natin,
capacitor 5UF microfarad. Din yung IC cord niya kasi kalawang na. Ayan, bye-bye mga kamaster.